Yan, mga kababayan, panoorin natin yung nasunog na bus. Nakakaawa yung nakasakay dyan. Ang balita po dyan, napanood ko sa balita, mayroon nagkaalita ng pasahero dyan at saka yung isang konduktora sa bus. Parang nagtatalo yata sila doon sa babaan base doon sa kwento ng na-interview na nagtalo sila, tinulak yung babae, so na napasumsog o nadapa. Ngayon pagtayo niya, tinulak yung lalaki, yung nakaalita niya, nakasagutan niya sa loob ng bus. And then mayroon pala siyang dalang gas. Pagkatapos yung kinuha niya, binuwas niya doon sa babae konduktora. Tapos yun, sinilyaban daw siya ng apoy. Tapos ang ginawa doon sa nagsilyab, ang sarili naman niya, binuwasan ng gas, tapos sinindi yung sarili niya. Ang lumalabas, parang nagsusid siya rito doon sa loob ng bus. Kasi sa balita, sila namatay yung dalawa eh. Yung nakalita niya at saka yung konduktura. So parang may ano to dito eh. May tawag nito. May sinadya. O nang dami na lang kayo ng nagsusid. Nilalabas na ganun. Nagtalo sila at maraming nadamay dyan. Kung makikita nyo sa bus, binabasag nyo yung salamin para lumabas yung pasero sa may bintana. Hindi pa nga mabasag-basag yung salamin, ayo. So par meron naman tumulo kung binasag nila talaga eh. Makalabas lang sila. Kung makikita nyo, lumiliyab niya yung bus. Hindi sila makalabas doon sa pintuan ng bus kasi doon lang gagaling yung apoy eh. Kaya matik talaga sa bintana sila nadampan pa sa akin. Nakakawa. Kaya guys, mag-iingat tayo sa ating mga nakakatabi pag nasa labas mo tayo. Hanggang alerto tayo. Hindi natin alam yung pangyayari. Ngayon kapwa natin, may balak pa lang gagawin para naman damay doon sa mga plano nila. Masakit mong isipin, bagong taon, may trahedya na nangyayari. Nakakawa yung konduktora doon sa nag-suicide. Hindi ko alam kung plano doon, ba't niya ginawa yun. So guys, yun lang. Pray lang po tayo. Mag-ingat tayo sa lahat pag nasa labas po tayo. God bless.